Magandang araw mga ka-faith friends! I am Chloe Nisi Medrano and I will be your sharer for today. We are created by love, capital letter L, to love. Tayo ay gawa ng pagmamahal ng Diyos para magmahal. Pero napakaraming pagsubok, napakaraming challenges ang kaakibat ng salitang pagmamahal. Sabi sa gospel, mahalin mo ang iyong kaaway, yung kinapupuotan mo, yung galit sa'yo, mahalin mo. Napakahirap nun. Paano mo mamahalin ang isang taong nagdulot ng sakit, nagdulot ng galit, nagdulot ng pighati sa'yo? My dear faith friends, my fellow young people, we are invited or we are encouraged by God to look beyond. Tingnan natin ang mga tao beyond dun sa sakit, beyond sa pighati, beyond sa mga pinapakita nilang hindi magaganda. At doon makikita natin kung paano ba tayo magmamahal. Also, kaakibat ng pagmamahal na ito ay ang pagpapatawad. Paano nga ba tayo magpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin? Paano ba natin i-consider yung pagmamahal sa pagpapatawad? Sabi nila, trust is a big word. Pero para sa akin, love is the biggest word. May mga pagkakataon na hindi natin alam kung paano pa magmamahal. May mga pagkakataon na sinusubok tayo ng mga tao pagdating sa pagmamahal. Pero tandaan natin na ang Diyos ay walang piniling mahalin. Yung unconditional love ng Diyos para sa atin ay para sa ating lahat. Bago ko tatapusin, nais ko lamang magbahagi ng pinaka-paborito kong linya, pinaka-paborito kong kasabihan tungkol sa pagmamahal. Magmahal ka hanggat hindi ka pa nasasaktan. At kapag nasaktan ka na, patuloy ka pa rin magmahal hanggang sa ang sakit na ito ay mawala na. And with that, may God be with you. That's all, faith friends. And we are inviting every one of you to please subscribe to our YouTube channel, Faithbook.ph, and click the notification bell button para ma-notify kayo whenever nagpo-post kami ng videos. Also, please visit our website, www.faithbook.ph. Thank you! Bye!